tag-ulan at taglamig na naman. Nauuso na naman ang mga ubo. Alam mo ba ng pag-ubo ay isang reflex action para ma-clear yung airways o daanan ng ating paghinga? Ito ay ginagawa para mawala yung irritants and mucus. In short, ito ay natural defense ng ating katawan. Maaari itong wet or productive cough. Sa atin, tinatawag na hinog na ubo. Maaari rin dry o matigas na ubo. Para sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang dry cough, ano nga ba yung mga common causes nito at mga pwedeng gawin sa bahay na makakatulong upang ito ay mawala at maiwasan. Maging ang ilang over-the-counter na makakatulong para sa'yo. Let's start! Narito na ang ilan sa mga maaari mong gawin para sa dry cough. Steam inhalation o sukob. Gaya ng mainit na kape o tsaa, ang steam mula sa mainit na tubig ay nakakatulong upang magbigay moisture sa dry and irritated tissues sa ating ilong at lalamunan. Mainam rin para sa mga inuubo at mayroong masakit na lalamunan. Paano gawin? Maglagay lang ng mainit na tubig sa isang bowl. Tapos magtalukbong ng towel kasama yung ulo at yung bowl na may mainit na tubig. Dahan-dahan, i-inhale ang warm moist air sa loob ng 2 to 3 minutes. Paalala, huwag ito gagawin direkta sa pot o sa kumukulong tubig. Napakadelikado nito at maaaring mapaso o masunog ang iyong balat. Kaya, be careful. Luya. Isa sa pinakasikat na traditional remedy sa halos lahat ng sakit at karamdaman. Ang gingerol na laman nito ang dahilan sa napakaraming health benefits ng luya. Mayroon itong powerful anti-inflammatory at antioxidant effects. To make a ginger tea, maglagay ng hiniwa na luya sa isang cup ng tubig. Pakuluin ito sa loob ng 10 to 15 minutes. Palamigin ng kaunti, pagkatapos ay maaari mo na itong inumin. Pwede rin na magdagdag ng honey para pampatami sa iyong mainit-init na tsaa. Salt water gargle. Nakakatulong ito para ma-clear out yung airway congestion at nakakatulong na mabawasan ang pag-uubo na sanhi madalas ng asthma, allergy at infection. Mag-mix lamang ng kalahating teaspoon o kutsarita ng asin sa isang cup ng maligamgam na tubig, saka gamitin ito na pang-gargle. Lemon juice. Ito ay mayroong anti-inflammatory properties. Maaring maghalo ng lemon sa warm water. You can also add honey and ginger sa iyong hot lemon juice. Paalala, kung ikaw ay acidic o mayroong GERD, hindi ko ito makarekomenda sa iyo. Pineapple. Mahilig ka ba sa pinya? Alam mo ba na ang bromelain, isang enzyme na mayroon sa pinya, ay nakitaan na very effective na pampanipis ng mucus at nakakabawas ng pag-ubo. Yan ay ayon sa mga pag-aaral na ginawa ng mga eksperto noong 2016 at 2018. Turmeric. For many years, ito ay ginagamit na at subok na effective para sa iba't ibang sakit, gaya nga ng dry cough. Ang active compound nito na curcumin ay mayroong anti-inflammatory effect. Very helpful para sa irritated nose and throat. Nakakatulong para mabawasan rin at mawala ang pag-ubo. Mayroong mabibili nito sa mga pamilihan na nakatimpla na. Maari rin na gumawa ng tea nito. Magpakulo lamang ng tubig na mayroong luyang dilaw sa loob ng 5 to 10 minutes. Palamigin ng bahagya, saka mo na pwedeng inumin. Probiotics. Marami ng pag-aaral ang ginawa at napatunayan na ang pagkakaroon ng healthy gut ay nagbibigay ng maraming benefits sa katawan, gaya ng improvement sa ating immune system. Ang probiotics ay mga organisms na healthy para sa ating tiyan na tumutulong na magkaroon ng balanced flora o good bacteria sa ating intestines. Ilan sa natural source ng probiotics ay Yakult, miso, at kimchi. Honey. Ang pag-inom ng 2 to 3 teaspoon ng honey bago matulog ay nakakatulong upang lumuwang ang makapit na mucus sa lalamunan. Pwede rin na i-mix ang 2 teaspoon ng honey sa iyong favorite herbal tea.
Decongestants. Ito ang mga over-the-counter medications para sa congestion o pagbabara sa ilong at sinuses. Kapag barado ang ating ilong at sinuses, maaaring magkaroon rin ng dry cough na nakakapagpahirap lalo sa pakiramdam ng may sakit. Ang decongestants ay nakakatulong upang mabawasan ang swelling kaya naman mas makakahinga ng maayos at nababawasan ang post-nasal drip na sanhi ng pagkakaroon ng dry cough. Lozenges. Ang mga lozenges na mabibili sa tindahan o butika ay effective na nakakatulong upang guminhawa mula sa ubo at maging sa pananakit ng lalamunan. Make sure to read the labels and instruction kung paano ang paggamit o pag-inom ng iyong nabiling lozenges. Oral spray. May mga oral spray na available sa mga pamilihan o butika. Very effective din ang mga ito para mawala at mabawasan ang pag-ubo. Effective rin ang mga ito para sa may mga sore throats. Mainit na inumin. Kung halimbawa na wala kang luya o kaya turmeric sa bahay, pwede na ang pag-inom ng mga mainit-init na inumin. Ito ay nakakatulong at nagbibigay ginhawa rin sa iyong pag-uubo. Naaalis nito ang dryness ng lalamunan, nakakatulong na mapalambot ang makapit o madikit na mucus o plema, at nakakaginhawa ng pag-ubo at congestion. Additional tips para maiwasan ang pagkakaroon ng dry cough. Increase fluid intake. Iwasan ang mga bagay na nakakapagpa-trigger ng pagkakaroon ng dry cough, katulad ng mga sumusunod. Palitan at labahan ng madalas ang mga kortina, bedsheets, kumot at mga basahan. Madalas na pag-vacuum para mawala ang mga alikabok, pet hairs, at iba pa. Ang paggamit ng air purifier ay nakakatulong. Nakakatulong ito para maalis ang mga allergens sa hangin. Cool mist humidifier ay mainam rin dahil nadadagdagan nito ng moisture ang hangin sa loob ng bahay. Iwasan ang paninigarilyo o yung mga naninigarilyo. Mga posibleng sanhi ng dry cough. Normal reflex natin ang pag-ubo, ngunit kung ito ay lumalala at hindi nawawala, maaring ito ay senyales na ng ilan sa mga sumusunod. Asthma, dry cough na may kasamang wheezing sound, shortness of breath, chest pain, at iba pa. GERD o gastroesophageal reflux disease. Ito yung condition kung saan ang acid sa tiyan ay regular na nagfo-flow back pataas sa esophagus. Yung esophagus, ito yung nagko-connect sa ating bibig at stomach. Ang dry cough madalas ay may kasamang heartburn, may parang maasim na nalalasahan sa lalamunan, pakiramdam na parang mayroong nakabara sa lalamunan. Post-nasal drip. Ito ay ang pagtulo pababa sa lalamunan ng mga extra mucus kapag may sipon. Ang pag-ubo ay maaring sanhi ng allergies and irritants sa hangin. Dry cough with runny nose, itchy, or watery eyes ang common sintomas nito. Heart failure. Ang hindi nawawalang dry cough ay maaring sintomas rin ng problema sa puso. Madalas ito ay may kasama na foamy white or pink tinted mucus, panghihina, mayroong irregular heartbeat, pamamanas ng mga binti o paa. Lung cancer. Bihira, ngunit ang hindi nawawalang dry cough ay maaring senyales ng lung cancer at iba pang malalang sakit o problema sa baga. Maraming mga home remedies at over-the-counter medications ang makakatulong para guminhawa ang pakiramdam mula sa dry cough. However, pinaka-best way ay ang pagpapakonsulta sa doktor, lalo na kung ito ay matagal na at napapadalas, nang sa gayon ay malaman ang root cause at tamang treatment para dito. Salamat sa iyong panonood. Please don't forget to subscribe. Hanggang sa muli!